Maligayang pagbabalik mga kasolid, nakakagulat na pagbubulgar ni Bob Arum. Inoue, umatras pala talaga sa laban na nakayo Inoue, peking undisputed, Bob Arum nagsalita na. Floyd Mayweather Jr., may panawagan naman dito kay Shakur Stevenson. Para sa ating unang mga balita, undefeated Hall of Famer Floyd Mayweather Jr. may panawagan nga dito kay Shakur Stevenson na labanan na nga daw itong si Devin Haney, ang kasalukuyang undisputed sa lightweight division. Fighter, I'm gonna call him a gold medalist in the Olympics. But the fight could have went either way, but you know, it's all about professional fighting. But what Shakur talked about? Isang napakagandang bakbakan nga daw ito mga kasolid kung sakaling matutuloy. Ika nga nitong si Devin Haney, signed the contract. Panat naman itong si Shakur Stevenson, send real offer, let's get active, champ. Matatandaan natin hindi pinatos ni Shakur Stevenson ang offer ng kampo nitong si Devin Haney na 75-25 dahil ang gusto nitong si Shakur is 50-50% first split ang magiging hatian na. Sana ay matuloy ang bakbakang Stevenson kontra Devin Haney. Sa kabilang balita naman mga kasolid, tuloy na tuloy nga ang bakbakang Stephen Fulton na kontra nga kay Naoya Inoue, ang Japanese monster. Pero bago nga matuloy ang bakbakang ito, ay nag-alibay pa ito nga tinaguri ang Japanese monster na injured nga daw kaya hindi natuloy ang laban noong May 7. Alibay lang yan mga kasolid dahil ang katotohanan na hindi pa masyadong preparado itong si Inoue ng mga panahong yan na. Hindi naman kinakabahan ang unified champion ng super bantamweight division na si Stephen Fulton na. Sa katunayan nga mga kasolid ay nasa bansang Japan na itong unified champion na si Stephen Fulton at mainit nga ang pagtanggap dyan ng mga Japanese media team. Samantala, Lolo Bob Arum ng Top Rank Promotion na meron nga ibinulgar. Yan nga ay patungkol sa laban sana ng ating pangbatong si Alas kontra Japanese monster na si Naoya Inoue. Ang katotohanan na kung bakit hindi natuloy ang bakbakang Inoue kontra Casimiro. Umatras talaga sa laban itong si Naoya Inoue dahil ang naging alibay dito nitong si matandang Bob Arum ay wala daw US visa itong si Japanese Tartel Naoya Inoue. Preparadong preparado na ang ating pangbatong si Angas ng Pinas at matagal nga siyang naghintay sa bansang US upang matuloy lang ang kanyang laban kontra dito kay Naoya Inoue. Pero wala ngang response ang Top Rank Promotion na regarding sa usaping yan mga kasolid. Kaya napilitan mo ng lumaban na ang ating pangbatong si Alas kay Doc Micah, isang undefeated na kung saan pinabagsak niya lang ito mga kasolid. Pero ang Japanese Tartel na wala daw visa ay lumaban din sa Amerika pagkatapos lang ng laban ni Alas kontra nga dito kay Jason Moloney na alaga rin ng Top Rank Promotion. Lalo ngang nag-init dyan ang ating pangbatong si Cuadro Alas at hinamon ng hinamon na itong Japanese Tartel. Pero bahag talaga ang buntot nitong Japanese Tartel dahil sinabing pagkatapos ng laban niya kay Donaire ay aakyat na ng division at hindi nahihintayin pa ang WBO champion na si Casimiro. At rush talaga ang tiniguri ang Japanese monster. Kaya naman napilitan na ulit ang ating pangbatong si Alas na lumaban dito naman kay Paul Butler na kung saan hindi nga natuloy ang laban at ito ang naging dahilan na itong WBO upang baklasan ng titulo ang ating nag-iisang angas ng Pinas na si Cuadro Alas at ang titulo nga ay napunta dito sa Peking champion na si Paul Butler. Nang makuha na nga nitong Sauna Champion ang WBO belt ay kaagad namang nakasa ang bakbakang Naoya Inoue kontra Paul Butler para sa isang undisputed fight. Wala nga kahirap-hirap itong Japanese Tartel nang makalaban niya na itong si Paul Butler. Pero kung si Cuadro Alas ang kanyang nakalaban na sigurong dadaan pa sa butas ng karayom. Kaya marami ang nagsasabing fake undisputed itong si Naoya Inoue dahil lang isang titulong nakuha niya para maging undisputed ay galing kay Paul Butler na isang peking WBO champion.
Alam naman natin mga kasolid na may lakas din naman itong si Naoya Inoue, pero kabado nga lamang magiging undisputed pa ulit ito sa Super Bantamweight Division. Yan ay sa tulong nitong si Lolo Bob Arum hanggat hindi niya hinaharap ang tinaguriang angas ng Pinas na si Cuadro Alas. Ano sa palagay niyo mga kasolid, sang-ayon ba kayo na fake undisputed itong si Naoya Inoue? Isang like naman dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Bruh.